tatampong mga magsasaka. Mura binibili sa kanila. Eh bakit sa merkado napakamahal binibenta? Ayan, masama po yan. Labag sa batas yan. Tinatago sa warehouse. Mag-aantay na mataas ang presyo, saka ilalabas. Yan ang hoarding. Bawal yan. May parusa dyan. Supply. Hindi napigilang maglabas ng sama ng loob si Attorney Perseda Acosta dahil ang mga magsasaka at mamimili ay labis na apektado sa hindi makatarungang presyo ng sibuyas. Sana naman ay umaksyon na ang ating Pangulong Bongbong Marcos para mapigilan ang mga smugglers dahil lalong naghihirap ang mga Pilipino ngayon. Buti na lang at may mga taong katulad ni Attorney Acosta na may malasakit sa ating bayan. Laging mainit ang iso na to, ilang linggo na. Yes. At may nabasa ako na may mga magsasakang nag-suicide. Mm-hmm. Dahil bibilin sa kanila 8 pesos, 10 pesos. Tapos mababalitaan nila 700, 600 per kilo. Binili sa kanila mura ng mga middlemen, ng mga negosyante. Pero alam niyo ba itong nangyayaring to? May solusyon dito eh. Bababa presyo ng sibuyas. Ang dami kayang sibuyas na naaani ang ating magsasaka. Lalayo pa kayo? May tanim akong sibuyas sa paso, mag-aani na ako. Wow. Oh, madaling itanim eh. Eh bakit ganon? Ang mahal. Yung mga hoarder, profiteerer, cartel, yun. Smuggler. Ayan, yung anti-smuggling law, iba pa yun eh. Mm-hmm. Ayan, ano ang kulong sa mga hoarders, JC? Ayan, maaaring patawan ng parusang pagkakakulong na abot sa 5 taon hanggang 15 taon at multa na hindi lalagpas sa 2 milyon ang sinumang sangkot sa price manipulation. 2 milyon ang fine? Oo. Oh. Mm-hmm. Ayan, ito, mga kapulisan, eto na, kung nagmo-monitor kayo. Ito may batas, 5 years to 15 years imprisonment with fine of 2 million pesos sa mga hoarders. Ano nga uli yung hoarders? Tinatago yung produkto. Yes. Para pag naubos ang supply, tataas ang presyo. Kasi the greater the supply, the lower the prices. Oh, di ba? Kaya nga mga kababayan, sa pagkakataon to, tulong-tulong po tayo, report po ninyo. At ang buong pwersa ng PAW tutulong dyan, ang mga distrito namin, para po malamaw sino ba yung mga hoarders na yan. Economic sabotage yan eh. Mm-hmm. Sa totoo lang, nakakahiya. Sa Amerika, ang mura ng sibuyas. Pati sa Pilipinas, mahal. Eh, agricultural country tayo. Agricultural country. Yan. Oh, nakakahiya. Oh, yan. Mo. Ayan, makikita natin. Pag ang puhunan mo 100 piso, ano lang ang tubo mo? Dapat 10%. So dapat 110 lang. Kahit sabihin ng 20% pa nga, payag ako eh. Hindi yung napakasobra. Binili mo na alaga 10 piso, bibenta mo 500 piso. Ano yun? Ilang persento yun? About 500%? Hindi lang 500. Sobra-sobra. Sobra. Hindi reasonable. Ano na yan eh? Greed na yan eh. Hindi kayo naaawa sa moralit ng Pilipino? Minabudget yung minimum wages na kinita? Buti nga kung may minimum wages pang kinita. Eh ba't napakamahal? Bakit papatungan ng sobra-sobra? Kaya pagdating sa palengke, bibili ng mga tindera, bibili lang 500. Siyempre, ano pa magiging presyo nun? Kaya nagtatampo ang mga magsasaka. Mura binibili sa kanila. Eh bakit sa merkado napakamahal binibenta? Ayan, masama po yan. Labag sa batas yan. Sa totoo lang, pwedeng uli ng pulis ang lumalabag sa batas. Kaya pag yung 200,000 pulis sa buong Pilipinas nang uli ng mga hoarder, smuggler, profiteerer, ay hindi tataas ang presyo ng ano natin. Mga bilihin, gawin yung trabaho. Okay, kartel. Anong kartel? Nagkakaroon ng kartel kung may kasunduan ng mga negosyante o tao na sangkot sa produksyon, manufacture, importation, storage o pag-iimbak, transport, distribution o pagtitinda upang madiktahan ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kung sabay-sabay na nagtaasan ang presyo ng mga produkto, ito ay dahil sa nagsabwatan ang mga negosyante na parehong taasan ang mga presyo sa merkado upang walang choice ang mga consumers. Yun, usap-usap. Nakakalungkot yan eh. Itong hoarding, ano ibig sabihin? Yes, ipinagbabawal po sa ilalim ng Republic Act No. 7581 ang hoarding.
pag-iimbak o ang sadyang pag-iipit ng supply ng produkto na lampas sa normal na inventaryo o stock ng isang negosyante. At ang pag-ayaw nito na ilabas ang supply na sobra sa karaniwang inventaryo sa merkado upang mabili ng mga consumers. Halimbawa, karaniwang tinatago ng mga hoarders ang supply ng sibuyas o itlog para tumaas ang mga presyo nito at ilalabas o ibebenta lamang ang mga nasabing produkto sa publiko kung tumaas na ang mga presyo nito sa merkado. Ayahin o hoard, iniipon, tinatago sa warehouse, mag-aantay na mataas ang presyo, saka ilalabas. Yun ang hoarding. Bawal yan. May parusa dyan. Di ba, Miss Kay? Yes. Yun ang profiteering. Ayan. Ang profiteering naman po, kaugnay sa hoarding, ay ang pag-aalok o pagbebenta ng mga pangunahing bilihin ng higit pa o lagpas sa tunay nitong halaga. Oh, no. Yun. Isang patunay na may nangyayaring profiteering o ang pagkakaroon ng sobrang mahal na bentahan ang una, kawalan ng price tag sa produkto. Pangalawa, panlilinlang sa timbang o sukat ng produkto. Pangatlo, adulterated o hindi po puro at hinaluan ang produkto. At panghuli, kung ibinebenta ang produkto na lagpas 10% sa original na presyo nito. Ngunit po, ang binebenta ay mga produktong pang-agrikultura gaya ng sibuyas, kamatis, isda o marine products at ibang seasonal products. Ang mga naunang palatandaan ay hindi po naaangkop. Ngayon, natututo na tuloy magluto ang mga kusinero. Kusinera, bawang na lang ang sahog, wala ng sibuyas. Kasi mahal. Pero tignan mo yan, i-discuss natin to. JC, anong solusyon? Ayan nga po, Chief, ano, mga ka-netizens. Napakaraming problema ang kinakaharap ng bansa ngayon. Sa kasalukuyan, apektado ang mga Pilipino sa mga napaka-panlulumong pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Gaya ng sibuyas, nakakaiyak kapag hinihiwa. Ngunit ngayon, bumibili ka pa lang ay napapaluha ka na agad dahil sa napakataas na presyo ito kada kilo. Yan, ang pagsipa ng presyo ng mga produktong pang-agrikultura ay sanhi di umano ng sabwatan ng mga traders o negosyante na nagdudulot ng price manipulation. Ang tanong, may batas ba na nagbibigay proteksyon sa ating mga consumers laban sa mga mapang-abusong negosyante? Miss Kay, ayan. Ang isang batas, special law, pag may penal clause, may karapatan ang ating kapulisan at maging ang ating military. Huliin ang lumalabag sa batas. Anong batas yan, Kay? Ayan, Republic Act number 7581. Republic Act 7581. Ayan. Okay. Ayon nga po sa kasabihan, save for the rainy days. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon ay maganda ang naidudulot ng pag-iipon o pang-iimbak. Akalain niyo po, maaari pong maging krimen ang pagsisave o pag-iimbak sa ilalim nga po ng Republic Act number 7581 o ang The Price Act of 1992 na inamyendahan po ng Republic Act number 10623. Alam mo yung Republic Act 10623, bago lang yan. Kasi 10,623 na, no? Yes. Bago lang yan. Inamyenda yung The Price Act of 1992. Ayan. O ngayon, ano ba mga bawal sa ilalim ng batas? Kapag bawal, may kaukulang parusa, di ba? Ano ang nasabi sa batas? Ayon po sa nasabing batas, isang krimen ang pagmamanipula sa presyo ng mga pangunahing produkto kung ito ay ginagawa ng negosyante o isang tao na sangkot sa produksyon, manufacture, importation, storage o pag-iimbak, transport, distribution o pagtitinda. Kabilang sa mga uri ng price manipulation, ang hoarding, profiteering at cartel. Ayan.